What's going on mga kabandido? Welcome na naman sa another episode of Pinoy Bandido Clashers. And today we've got our very own Pinoy Bandido 4 versus Tarakan Extreme. Who's gonna win on this war, guys? And for our first attack, we've got Jetlag of Pinoy Bandido 4 attacking Abby of Tarakan Extreme. So yung troop set dito ni Fabs Jetlag ay Lavaloon. So pinalabas niya muna yung Clan Castle reinforcements ng kalaban, which is Baby Dragon and Balloon, sabay drop ng double poison spell para humina yung attacking damage ng Baby Dragon and then ma-damage din tong Balloons. So nice move on that one. Veteranong atake. And patiently, ayan no. Kaso namatay yung archers doon. Patiently, inaantay niya sanang mamatay din tong remaining Balloons. Pero hindi napatay nung poison spell kasi nag-expire agad. So now on this air pace of this attack, ayan, nag-drop na siya ng Lava Hound tapos Balloons. Kung mapapansin nyo, maganda yung widespread ng pagkaka-deploy niya ng mga Balloons, mga kabandido. So talagang halos almost 2 to 3 Balloons lang per build, per defensive buildings. And then yung pagkakagamit niya dito ng mga rage spell, saktong-sakto, sabay semi-deploy siya ng mga remaining Balloons para dun tututukan niya yung mga defensive structures na pwedeng patayin tong Balloons, yung air attack niya. So with the 0 defenses left, ayan, clean up job na lang to para sa remaining troops ni Jetlag of Pinoy Bandido 4. So with 33 seconds left, medyo i-pass forward na natin tong atake na to. For sure, it's a 3 star for Jetlag. Napakagaling na atake. Halatang veteranong-veterano na sa war to si Pops Jet. Ayun nga, may natira pang isang Lava Hound. Buhay na buhay pa rin. So, that's 3 star attack for Jetlag using the Lava Luna attack. Congratulations, Pops Jet. And for our second attack, we've got Tintoy 5 attacking Yoga. So, I think it's a cleanup job. Cleanup attack na lang to. Medyo widespread din yung ano. Yung kasi yung secret mga kabandido sa paggamit ng lava balloon attack. Widespread mo yung mga balloons para hindi sila kumpul-kumpul. Tapos, normally kasi pag nagkamali ka dyan, pag nagka-una pa lang, dikit-dikit sila. Sa gitna sila magkakahiwa-hiwalay. Unlike sa atake na to, nung una, hiwa-hiwalay yung pagkakadrop niya, widespread. Tapos, nagdikit-dikit sila dun sa may center ng building. So, ayan o. Tapos, may mga pahabol pang balloon sa gilid-gilid. So, napaka, ano, basta i-cover up nyo lang yung, ano, yung Lava Hound. Kailangan makuha nyo attention ng mga air defense and ibang troops. Tapos, widespread ng balloons. Yun yung secret dito sa Lava Loon attack na to, mga kabandido. So, ayan. Drop niya na rin yung hero niya dito for the outside structures. Kaso naubos yung balloons, ang dami nun, sayang, inubos nung wizard tower. So may natira pang defense dito mga kabandido, yun nga yung air defense, wizard tower, yung X-bow, and then yung defending barbarian king. Tapos ayan, pulahan na yung barbarian king ni Pops Tintoy, then ginamit niya yung ability para mapatay agad yung defending barbarian king. So we just a halos eto na lang oh. Ang natitira na lang dito, ilang pirasong minion na lang. Tapos yung Archer Queen na delikado na rin yung buhay. Napakagandang ano nito, ito yung naka-set sa ground na X-bow tapos yung air defense. But luckily na mission accomplish nung mga remaining Lava Pops and minions yung pagkakadestroy dun sa X-Bow, kaya natira dito is eto na lang, isang air defense. So it's up to the king and the remaining couple of barbarians kung paano nila ma-destroy itong remaining buildings, which is yung air defense and yung town hall. Otherwise, oh, bombs, ayun, barely nakaligtas pa yung barbarians, yung dalawang barbarians pulang-pula na. Buti na lang medyo upgraded na yung level ng barbarian niya. Yan, pass forward ulit natin to mga kabandido.
Otherwise, kung etong atake na to, naubusan ng oras at hindi nakuha yung town hall, it's a painful 99% one star for Tintoy of Pinoy Bandido Corps. But luckily, nakuha niya yung 3 stars, so that's a 3 star attack for Tintoy. Congratulations, Pops. And for our third attack, we've got Yang Reinhardt of Pinoy Bandido for attacking Walwal. Ay, sa pangalan eh. Walwala na to. Saltang kanto, Walwala na to. So ayan, pinalabas niya muna yung Clan Castle Reinforcement, sabay drop ng Poison Spell. Ang troop set niya rito is Bowler Miners. And then, Queen Walk. So, it's a Town Hall 11 attacking Town Hall 10. I think, alam na natin kung anong magiging outcome nitong atake na to. Ayun, nag-drop na rin siya dun sa gilid ng ano, nung Golem and Giant. Nice use of the ability of Grand Warden na na-protection na niya yung mga wall breakers para hindi mapatay nung Wizard Tower. So, veteran's move. So, kung veteran's move, ibig sabihin, veterans na yung umaatake sa atake na to, alam na this, di ba mga kabandido? So, now, drain up niya na yung remaining bowlers niya sabay gamit ng jump spell. Ang ganda ng pagkaka-funnel dito sa right side ng screen mga kabandido. And then ayun, nice use of freeze spell para ma-freeze tong Inferno Tower dito since wala na nga yung ability ni Grand Warden na gamit niya na kanina. So ginamit niya yung freeze spell. Eto, sakto, tingnan niyo mga kabandido, papansin niyo yun, yung mga bowlers niya sa gitna. Ayos oh, swabing-swabing yung pagbabato nila dun, walang ano, walang defense na nakakasagabal sa kanila. With Town Hall down, halos semi-useless na tong mga miners. Dapat sana itong miners na to doon. So, it's a quick work for Yang Heart of Pinoy Bandido Corps. Yang Reinhardt rather. Gandang atake. So, saan niya gagamitin yung mga remaining miners? Diba? Halos wala ng defense yung Queen Walk niya. Bumabalik yung health. With Grand Warden. Oh, connection. Come on, internet. Come on, yon. So, Archer Queen down. Yung mga healers, nag-switch na sila dito sa ano. Ayun, drain up niya yung miners niya ron. Pass forward na natin to mga kabandido para mabilis-bilis. So, halos wala ng depensa. Ayan. That's 3-star attack for Yang Reinhardt of Pinoy Bandido Corps. And now, eto, maganda to mga kabandido. Back to back tong atake na to ni Pops Lian. So, watch nyo po. Magandang atake to. So, ayan. Pops Lian, patiently, ayan, tinatabas niya muna yung mga outside structures dito. Para yung pagpa-funnel niya dito ng bowlers is sakto dito bad na sa right side pupunta, hindi kakaliwa. So, wisely, yung pagkaka-funnel niya ron, ginamit niya yung minion. So, may natira pa. Clan Castle out, drop ng poison spell gamit ng ability ni Warden, tapos Rage. Yan. Saglit lang. Halos wala nang naano dun. Halos napulbos yung mga depensa dito. Nakuha niya pa yun. Ang kaganda dun, nakuha niya pa rin yung ano, yung air defense. So, Queen, saan ka pupunta? Ayun, tinira niya pala yung ano. Giant Bombs! Boom! So now, kumana na lang tuloy yung bowlers. And then, ito na yung air phase ng attack niya. Honestly, mga kabandido, itong atake na to, hindi to madali. And hindi siya... I don't advise na gamitin to ng mga bago pa lang na... mga newbies pa lang na gumagamit ng Lavaloon. Hindi madali itong atake na to, mga kabandido. Talagang, itong gantong klaseng atake isa... pinagpa-practicean talaga to. Mag-i-spend ka talaga ng hours of training, patient, whether it's a friendly challenge or regular raid. Hindi madali tong atake na to. Ako na nagsasabi sa inyo mga kabandido. So na, gaya niya no, eto, halos mistake na yan. Pero, but wait, there's more. Here comes a couple of balloon from the outside. Rektang-rekta dun sa natitira, ano, sa Inferno Tower. Imagine na lang mga kabandido, kung wala na siyang natirang balloon sa hand niya na hindi niya pa na i-deploy. So, ayan o. Hindi niya ma-destroy yung natitirang Inferno Tower doon. And, alam naman natin kung ano mangyayari. Kung andyan ang Inferno Tower sa gitna, out of range ng mga
balloons or to lalo tong mga minions sa pagkalambot-lambot. Then yung bowlers malambot din naman, hindi naman ganong kakunatan. So eto talagang ganitong klaseng atake, mga kabandido. Talagang pinapractice yan, hindi yan basta-basta. So salute for Faps Lian for this wonderful attack na i-share natin sa ating mga kabandido. So Clan Castle down, that's 3 star for Lian, attacking the number 2 player of the opposing clan. And for our 5th and last attack, we've got Lian again, attacking the number 1, the Expendables of Tarakan Extreme. So iba naman yung troop set niya rito, mga kabandido. Gamit naman siya ng bowlers miners combination dito. So patiently ganun pa rin, nagtatabas pa rin siya sa labas para makapag-funnel. Tapos dito sa bottom part of your screen, gumamit siya ng Queen Walk. So critical part dito, mga kabandido, kailangan bumalik sa loob ito, etong si Archer Queen. Otherwise, mawawala ng saysay yung pagpa-funnel niya kasi hindi masusunod yung plano niya. So, ayun na nga, bumalik sa loob. Luckily, bumalik sa loob si Archer Queen with Clan Castle reinforcements out, drop ng poison spell. So, ayun, nasunod pa rin yung plano niya, which is makapag-funnel dito sa bandang left area, bottom right ng ating mga screen, kabandido. So, ayan, bumalik siya ng tuloy ang pakaliwa. So, that's a good job for Archer Queen. Ang taas ng IQ or artificial intelligence ni Archer Queen. So, let's get back into the action. Archer Queen pulahan, drop na naman ng another rage spell. Ayun, na-alert na si Eagle Artillery. Tinitira niya na si Archer Queen. So, ayun, drop siya ng ano dito, sa left side, drop siya ng Giants with some bowlers and Barbarian King. Tapos ito pa isang maganda dyan. Pagka-drop niya dyan, tingnan niya. Yan. Pasok sa loob. Diba? Destroy agad yung ano, na-destroy agad. Oh, ang daming ano, air bombs. Damn! Kumunti na lang yung natitirang ano. Isa na lang ang natirang healer. Sadly. Pero, ayun, ayos pa rin naman kasi nakapag-funnel siya dito. Gamit ng ability ni Grand Warden. Ayan, nakapag-funnel siya dito. And here comes the miners, mga kabandido. Ayan na po yung miners natin. Tingnan agad yung air sweeper. Ayan, tas rekta sila dito sa loob. Ayan, sabay. Ang gandang gamit ng heal spell. Planadong planado, veteranong veterano. Alam na this, mga ganyang atakihan. Alam na agad natin kung ano mangyayari. Eagle Artillery down, what's next? Ayun, no other than the Town Hall. After nitong Town Hall, pag na-down tong Town Hall na to, mga kabandido, ayan, babalik tayo sa action. Ayun, magtutropa-tropa ulit sila dito. Sabi ng mga miners, teka lang, iniiwanan nyo kami. Antayin nyo naman kami, bowlers. With only 2 defensive structures left now, with 1, the cannon left. Oh, alam na natin tong outcome nito. Napakagandang atake, Paps Lian. Thank you for sharing this attack. Sana may natutunan ng ating mga kabandido na nanonood dyan. So, war recap na po tayo, mga kabandido. Score po natin 39 to 11. Murder! Murder po tong bakbakan na to. Hindi bakbakan na nangyari dito. So, with 29 Zeus attack sa Pinoy Bandido 4 with 12 attack sa kalaban, 10 3 stars attack sa atin, sa kanila wala. Yun yung naging diferensya talaga, tambakan. Heroic attack, most heroic attack po natin si Paps Lian sa kalaban yung number 5 nila, si Boney. So, ayan po mga kabandido, 39 to 11 in favor of Pinoy Bandido 4. So, I think that's it for today's video, mga kabandido. Thank you for watching our videos. Thank you sa walang sawang suporta ninyo. Much love, Pinoy Bandido family. And this is your host, Boy Golden, once again, saying, keep it clashy and peace out.